Hello guys, welcome to ITS, Information Technology Skills. So, for today's video, tuturo po natin kung paano po yung copy and paste kapag gamit po natin yung Microsoft Excel sa cellphones po natin or sa mobile devices po natin. Okay, so now let's start. Suppose we have this data dun sa Excel po natin. Okay, so now, gawa po tayo ng numbers of student dun sa gilid. Okay? So, first we need to add ng isang, or mag-insert po tayo ng isang column before A. So, click po natin yung A. Then, may makikita po tayong mga menus. May magpa-pop up na menu. Click po natin yung insert. Okay, so meron na pong na-insert na bagong column. Okay? The next, we have here, mag-type lang po tayo dyan ng number, word na number. Then, okay. Tapos dito, lagay po natin dyan, okay, that is vacant. Dito sa tabi ni Jose Rizal, lagay po natin ng 1, enter, then 2, enter. Suppose meron tayong mga 10 students. Pwede po nating i-type sila 3, 4, enter. Pero paano kapag hanggang 100 na lang i-type natin siya hanggang 100? Of course, dun po natin gagamitin yung copy and paste. Kung sa Microsoft Excel sa computer, madali lang po. Dito po, meron po tayong something 3. Meron po tayong tinatawag na fill. Okay? So, gagawin po natin, highlight po natin yung 1 and 2. So, i-zoom in ko lang. Highlight po natin itong dalawang to. Then, click fill. May makikita po tayong fill. Click po natin yung fill. Idadrag po natin siya pababa. Okay, so habang dinadrag po natin, nagka-count po siya. Meron po tayong nakikitang number, yun po yung counting. So, hanggang dito lang tayo sa 10. Okay? So, ganun po yung fill. So, ibig sabihin, gumawa siya ng formula para po makapag-display siya ng 1 to 10. So, inisip nyo bakit kailangan pa natin gawin yun? What if 100 yung kailangan nating i-type? So, magta-type tayo ng 1 to 100. Hindi naman po pwede yun. Diba? Okay? So, for example, maglalagay lang tayo ng names dito. Let's say, Emilio Aguinaldo Bonnie sino ba? Enrile, okay, and so on and so forth. Okay? So, ngayon naman guys, meron tayong formula para makompute yung total ng quiz ni Rizal. So, ibig sabihin, kailangan din natin i-compute yung mga quizzes ni Emilio, Bonnie, and Rile, at saka yung mga classmates pa nila. So, first way, pwede nating i-type ulit yung formula. Pwede mong i-type ulit yung equal sum parenthesis, yung quiz, comma, yung set work, parenthesis, enter. So, gusto mo bang i-type yun hanggang padulo? Of course, no. So, ulit, gagamitin natin yung fill. Dito naman, hindi na natin kailangan i-highlight kasi ang gusto natin kopihin is yung formula mismo sa taas. Ang gusto lang natin, dapat mag-a-adjust yung mga addresses nila. Guys, kung meron pala kayong questions or about the basic of Microsoft Excel gamit ang cellphone, meron po akong introduction or unang video na na-discuss ko na po yung Excel. Okay, so lalagay ko na lang po sa description box yung link. Okay? So, ngayon guys, click ulit natin yung cell. Meron ulit yung menu. Click ulit natin si fill.
para po maging box po yung dulo. So, pag naging box po yung dulo, pwede na po natin i-drag or i-copy yung formula. So, drag lang po natin siya hanggang dun sa 14 kasi dun yung number 10. Okay, observe. Bakit puro 0? Of course, puro 0 po siya kasi wala pa pong quizzes yung iba. Okay? So, ganun po lang guys yung pag-copy and paste ng formula gamit ang Microsoft Excel sa cellphone. Okay guys, if you have questions about Microsoft Excel, just comment below. Bye!